Sa Game 2 ng Eastern Conference Finals, naging malaking factor po si Goran Dragic para sa Miami Heat. Actually, ngayong playoffs, pinakawala na ng Heat ang Dragon dahil mas maganda ang kanyang performance na 22.2 points, 4.5 rebounds at 4.6 assists per game kumpara sa laro niya noong regular season kung saan nag-average lang siya ng 16.2 points, 3.2 rebounds at 5.1 assists per game. Simple at saglit lang tong video natin ngayon. Titignan lang natin kung paano ba pinagpiestahan ni Goran Dragic ang mga big men ng Boston Celtics. Hawak ni Dragic ang bola dito kontra kay Jason Tatum. Sa matchup na ito, kahit na mas matangkad siya, masasabi nating makakasabay pa rin si Tatum sa bilis ni Dragic. So ang ginawa ng Heat dito, ayan. Pinalipat po nila si Iguodala sa kabilang side para may additional na space para kay Dragic sa kaliwa. Kasi kaliwete nga siya. Lalapit na si Bam dito para mag-screen at yung tumatao sa kanya ay si big man Enes Kanter. Mabilis niyang inatake si Kanter sabay tigil para sa floater. Dito ulit, hindi ginamit ni Dragic yung screen ni Bam sabay umatake siya sa baseline. Hindi nakasabay si Kanter sa kanya. Si Daniel Theis naman ang sentro dito. Magbibigay pa rin ng screen si Bam sabay pinasa sa kanya pero binalik niya rin naman. Sa punto na nag-switch si Theis kay Dragic at itong si Wanamaker ay nag-switch na rin kay Bam, biglang nag-pull up kagad si Dragic. Napaka-effective nito na maagang inaatake ni Dragic ang opensa sa unang moment pa lang ng switch dahil nakakot off guard ang mga big man ng kalaban. Ilang beses na rin nating nasabi sa ating channel na kapag may mga switch na ang ball handler ay gwardiya tapos isang big man ang bumabantay, almost every time sa NBA, good news to para sa opensa dahil madalas hindi nga sanay ang mga bigs na bumabantay sa perimeter. Syempre, may mga exceptions tayo dyan. Pero yung mga sentro tulad ni na Kanter o Gobert, kitang-kitang pinagpipyesahan lang sila ng mga maliliit na gwardiya sa perimeter. I mean, tignan nyo na lang to. Kaya nga dito, parang dali-dali na lang tinirahin ni Dragic itong si Daniel Theis kasi hindi naman alam ni Theis kung aatake ba siya o titira. Kaya nakadistansya din siya ng ganyan para hindi siya malampasan agad-agad. Maliksi lang din talaga si Dragic. Dito ang big man sa pick and roll ay si Semi Ojeleye. Well, hindi siya gaanong big dahil 6'6 lang ang kanyang height pero power forward naman ang kanyang pwesto. Ito na nga ulit si Dragic. Paglampas ng pick and roll, hindi na siya nag-isip at rekta sa laksak na kagad. Kaya noong pumeke siya, kumagat kagad si Ojeleye. Pure fundamentals to mga idol. Bata pa lang kasi sila sa Europe, tinetrain na sila ng mga ganito eh. Makikita nyo ulit yan dito. Hindi na pinapesto ni Dragic yung big man ng kalaban at inatake na niya kagad kaya nakakuha siya ng layup. Ito yung isa sa mga crucial shots ng larong ito. Hindi kumagat si Theis sa peke ni Butler sa may pinasa niya kay Dragic at nagbigay siya ng screen. Nag-switch sa kanya si Theis at mai-impress ka na lang talaga. Nasabayan siya dyan ng maayos pero wala eh, pumasok eh. Dito, magbibigay ng screen si Jay Crowder at si Theis ang tumatao sa kanya. Syempre, nag-switch na naman. Pero dito, hindi kaagad umatake si Dragic at hinayaan niya na mag-settle si Theis sa kanyang depensa. Sabay nung aatake na si Dragic, concerned talaga si Theis kung titira ba siya o sasalaksak. Kaya nga nakadipa siya ng ganyan eh. Sabay nakadistansya din ng katamtaman para masabayan niya. Tignan nyo dito, matapos mag-step back or mini-step back ni Dragic, edi yung pesa na niya dyan, titira na siya. Biglang nakababa na yung kamay ni Theis sabay nung tinaas na niya, nasa ere na yung bola. Ewan ko ah, pero feel ko mapapalpal ni Theis yung tira na to kung hindi niya binaba yung kanyang kamay. Maaring oo, maaaring hindi, pero feel ko talaga oo eh, ewan ko. Pero ayan, siguro sa game plan ng Heat, pinuntirya talaga nila yung mababagal na big man ng Boston Celtics dahil sanay na sanay si Dragic kung ano ba ang dapat gawin kapag kinakaharap yung mga to. Mahirap to sa totoo lang. Kapag nagbabasketball ako, minsan hindi ko na alam yung gagawin ko kapag ganitong sitwasyon eh. Anyways, congrats sa Miami Heat na lamang ngayon ng 2-0 kontra sa Boston Celtics. Ang Game 3 nga po ay sa Linggo, September 20 sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga boss?
I-type nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pakiclick na lang po idol ng like button, subscribe to this channel, at sana nga po ay nag-enjoy kayo. Sabi sa inyo mga idol, simple lang to. This is Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.